Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang naging laban ni Chocolatito Gonzales laban kay Israel Gonzales. Nabalita ko na ito kay Super Bakal mga tol, panalo si Chocolatito Gonzales via unanimous decision. Nadepensahan niya ang Super WBA Super Flyweight title. May bagong kartada si Chocolatito na 50 wins, 41 knockout, may dalawang talo, may edad ng 33. Kung mapanood ang buong laban mga tol, maganda ang suntukan hanggang sukdo lang 12 rounds. Pero walang bumagsak, na rin mag-counter. Kung pagbigyan ng top rank na makipag-unification si Ancajas, magandang laban sana. Malaking laban ito kay Ancajas kung nagkataon. Dating pound for pound si Chocolatito, malaki ang pangalan sa boxing. Kapag ito makuha ni Ancajas, sigurado tataas ang kanyang market value. Sa kabilang banda naman, Juan Estrada sa main event. Panalo din via TKO sa round 11. Nakipag-rematch ito kay Carlos Cuadras. Bumagsak si Estrada sa round 3. Pagdating naman sa round 11, dalawang beses bumagsak si Cuadras. Ito ang magandang unification para kay Ancajas mga tol. Kapag dumating ang pagkakataon, dapat hindi na sayangin dahil malaki ang tsansa ni Ancajas. Pagdating naman kay Donny Nietes, ito din ang target niya. Gusto niya labanan itong dalawa. Kahit si Donaire mga tol, gusto niya bumaba ng division para labanan si Chocolatito Gonzales. Maraming Pinoy ang nakaabang dito sa super flyweight. Sana pagbigyan sila ng magandang laban. Pero balak ng DAZN na paglabanin si Juan Estrada versus Chocolatito para sa unification ng WBA-WBC. Unang naglaban ang dalawa taong 2012. Panalo si Chocolatito via unanimous. Kaya maganda kung maglaban sa pangalawang pagkakataon para makita kung sino ang tunay na hari. Kung sino ang manalo, pwede lumaban kay Ancajas para sa unification ng tatlong titulo. Ano ang masasabi nyo dito mga tol? Hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po.